Isimani, pero doon ko na-realize na itong isimani kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience is that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While I was scrolling sa Facebook, yun, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Pakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tumaan ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest yun. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with DPI. If you do suspect a scam, check with SEC.
Unsa may atong topic karon? Ang atong topic nga kuan nga nabilin it's nabilin. Ang nagtangag din nga pangutana is katong after sa last week. Kuan man to? Debt. Yeah, nabilin man tas debt. Pero nato ipatopic si Bernon. Unsa man yung gusto? Ah, katong kuan. Katong professional planner gyud kanus ako. Unsa man? Ato tong isgotan igigo katong professional controversy kalabot sa insurance agent ma considered ba as financial planner? Kanang ilang dadon man ang term no, financial consultant, financial planner or unsa? Financial advisor. Kamo, unsa man na part na sa Gutala na tog mga oh, part na siya sa risk. Part na series mo. Part na series, di ba, Bo Serge? Okay. Oh. Paano masag ka sa una? Financial insurance agent masag ka. Oh. Risk na lang. Kung relating to insurance. Okay, mom, may... Okay, insurance man at nangisigutan. Okay, as of now, the... Paon ko gamay, ha? Mm. The prudent or the cheapest way to protect your risk is ang insurance man. Doas kung kitang tulo magsabot ang mag-amot-amot ta kada buwan, bayra na itag 1,000, kinsay ibako na ima, matugi na tug una, mo ibili na tug sa tung kuan. Pwede ra ka apa, di ata pa dong ta dia, kay mo man to man amtas debt niya. Moving forward. Okay ra ko ana, basta ikaw lang maguna. Hmm? Okay ra ko ana, basta ikaw lang maguna. Okay ra ko, basta one second na tong diferensya, ako ay una, ya sunod din. De, actually, we will be talking about risk. So, with risk, musod man yun yung mga insurance agent. Kaya wa may laing pamaagi para nga to insure against risk. So, mo lang na. Pero, Lodisa, dapat lang tato ba na may insurance agent? Dapat sa tato. Aka natin yung debt agent, mga utang, mauto ang mga itawag na. Pero, sa di patama ito dito? Ato sa nangisigutan, ano sa nang risk? Ano sa nang risk? Ah, sige. Sakto. Katong mga nakapaminaw ganina, mo na inindot ato sa ning itakol nga pangutana. So before ta mo tackle gyud sa mo dive in sa atong topic, atong gustong i-over tagag overview or unsay main unsay gusto natong makuha sa kani nga topic. First, it's makibauta what is risk? Unsa din ang risk? Second, when to sa tawag ani? How to kuan ba? How to use the risk to your how to use risk management to your advantage as if we're talking about personal finance nga perspective. Ang third kay who are or kinsa maning or why do we need to have a risk management para sa isip kanang individual kay basig ang individual it's kano sa mag kanaging single, married, parenting na, danay pamilya, at the same time, nesting, kanus, unsay mga gamit sa risk management, diyan, dapita. So, ano mo pag-structure ba? Okay. Mga life stages, di ba? Mm. Mga, kuan, single ka, itawagan eh. Kanaging, baguhay pa ka ba ni graduate, yan ang trabaho, kasi mga risk involved, ya. Yeah. Second, it's ang kuan. Married na ka. Dili na ka single. Dana kay Paris nga married. Saan mo paggamit sa race diya? Third, it's parenting na ka. Human, itawag na sa uban, empty nester man. Say gamit sa race management. Diyan, dapita. Empty nester. Even, adto na ka sa katapusang dayo na to isip tao, after death, dili, death nga utang death. Death. Sa murag ikag yapoy makakwarta ana bay kay death. Okay. Tama na ninyo nga business, nga industry. From womb to tomb. From womb to tomb good mo. So, okay gamit sad sa risk dia, risk management. Actually, ideally sad, ang risk management involves all stages sa life cycle sa uska tao. Mao na ato i-topic. Pero ato sa iuna, ang unang pangutana na ito itakol, what is risk? Kung saan man ang risk go? Waar ba na ako ang katong
Naman ko ana kana. Ato na tong kada talk na to, kada talk na to. Bahay no gina na say risk. Ato pa ato pa dungagon atong atong amigo nga si investing on the go. Sige dung niya na. Oh, okay. Na appeal risk ni insurance, na insurance agent masad ni siya. Oh, beto. Yeah, terno kay niya. Ang iyang lingkuran na, terno kay color sa iyang gikoptan nga kumpanya sa una. Adli, oy. Masayag-hayag to. Parang video. Meron na Marang ni Saup naman ng Adlawa. Ni Saup, Saup na ng Adlawa. Yellow green mo na, yellow green. Oh, pero nagya po ng yellow. Lime green, lime green. Si Lodi Ziggy na to, puwa mo na siya, puwa. Red. Team puwa red. Puwa ba yan or purple? Red to yung kampanya yung gikupta na to na. Red to red. Red. Ako na. Okay, blue. Blue. Ato lang itago sa color to. Okay, para di kita. Opam na sila mag-sponsor sa to. Ah. O, di kaya lata. Oh, di ba ni sponsor? Di ba ni sponsor? Di ba ni sponsor? Perte na kayo. Risk ko ah. Ang risk kay it's a ano tag-gurigod situation involving exposure to danger. Callback ng makakulba ang maka-harm sa imong kinabuhi or sa imong bulsa. In terms of finance or financial kay one's bulsa, ang risk sa tuming kag general term niya para na ko ano pamdiri na ko kung kudigo may mo kinamoy kudigo dada. Risk ko no, it's as long there is tomorrow ko no, based sa katong gi pakita ni Lodi Ziggy ginina, as long there is tomorrow, there's always a risk. Say mo lang ko nung paglakaw, dana kay risk, mapandol di ka diya. Nagpandol ni mo, samad ka. So, ang katong samad ni mo, mo na to'y giingon ni Iggy on the go, Iggy go nga, kuan, ang samad mo to'y impact or consequence on the risk na naitabo. And naman ay pero na pa man ay hazardous ngayon na unsa pa in terms of kanang lain pa nga risk ba pero ang risk gyud it's na siya consequence nga bati para nimo ana imo so in most, personal finance term surge kuha na siya kanang unsay posibilidad sa mawad-an ka ba or possibility of loss unya unsa na nimo pag counter unsa na nimo so unsa may mga example ana kana mamatay ka. Mo na dako nga ray. Okay, nganong mang na may loss nga. Kaya ana ka ni kalibutan na, wala problema. Unsa may loss ana nga atong gi-protection. General example ba para ma imo ang expert. So ang mabilin inyong pasabot. So looy ang mabilin, ang loss sa mabilin. Ma dili sad kung mo gyud ang nabilin kung ang atong daghang mang klase nga risk ha ang usar ato lang sa mga taga-Paminaw. Ang gikuan lang nato sa risk nga itong gistoryaan ron based pa sa question ni Lodi Ziggy nga namatay, death. So, kung may unkag death is kuan. Tagamang risk of losing a job, sa pamaylaing risk nimo, risk of kanang naputlang kag kamot, di na kakatrabaho, or di ka ka-perform sa imuhang regular, gitarista ka pero naputlang, right? Right-handed ka nga gitarista, naputol ang imong left nga finger. So, di nakakagitara, di ba? So, risk na siya. So, ang imong potential to earn ang income, mo na to'y na, kuan, na igo sa risk. Pero as of now, ato lang ang itakol sa nato ang death. Kaya karon, usually ang death, lain-lain nga impact ang death depende sa life stages sa usa ka tawo. Pero actually, Serge, ang death mangyod ang usa sa pinakadako nga risk nga sa risk management ba? Mao man isa pa dako. But before we go there, actually, part sa risk management, ari sa ta sa medyo overlook or gamay nga part sa risk management. Kaning gitawag na to og emergency fund. Kaya di man magsugod sa risk management, apart man sa risk management. So before tamato sa death, kay lamlam naman tong topic, sigutan sa taning emergency fund. Kay risk management man na, di ba? Protection against loss na. Ma-consider siya as risk management and it's also consideration sa cash management. Nana ba? Mm-hmm. Both pa na siya. Ang si paano ni? Ang katong imuhang giingon nga emergency fund or let's say itawag na to backup fund can be considered for both na
pillars sa personal finance, ang cash management, ang risk management. So, pero actually ang emergency fund ato na isgutan katong first nato nga certain bayan, certain bayan life. Pero okay, since we're talking about risk, ato lang sang lakbitan kadiyo before we go to death o kaning disability mo, mga ni risk nga ko ano, nga kategory nga ma-isgutan. So pila may UDI ang dapat i-kuan, i-maintain as emergency fund? So may kasultin niyo na mga master. Si Igigo atong pangatanon sa kay wa mo siya ka share. Kita naka share mo tanin dapita so atong paano siya kung unsa iya. Pero makat nakatan-aw si Ro. Igigo. Unsa may imong kan? Imong base mo ba? Sa kuan mo. So ang emergency fund is katong ang unsa may nahibaw-an sa like industry or sa rule public, of thumb public or the rule of thumb now at or usually the usual rule of thumb is katong 3 to 6 months savings or savings based on sa imong either salary or expenses. Okay, lahi man ang salary, unya lahi po ng expenses, pero na I prefer og 3 to 6 months savings worth sa or based sa ilang salary, na apoy 3 to 6 months savings based on ilang actual monthly expense ina na. Pero wala po na anticipate siguro sa mga tao nga ang risk mo change ang risk, di ba? I-assume na lang na nga for the longest time na 3 to 6 months. So when the pandemic happened or the health crisis happened, so the risk level na usab wala na anticipate. So when the risk the level of risk increase, of course we should also adjust sad na or we, at least kanang kadaghanan siguro nato nga we found out like the hard way or for some the easy way or we have to adjust the usual 3 to 6 months savings for emergency fund to let's say at least now kuan na siya kanang 6 to 12 or at least or at mo or for some at least kuan na jud siya dito at least 12 months or 1 year worth of savings or for a buffer, no, if in case you lose a job or in case you lose a job plus masakit ka, especially in the time of pandemic where the prices, no, affected na ng prices, price of healthcare service, price of drugs or so price of goods and services, wala siya. Pero usa kanay mo giingon nga 6 months igigo sabot nimo ato klarohon para sa automatic paminaw ba para di kayo kuan ba ma-overwhelm sila. Kanay mo giingon is ang hitabuan na is pila imong sweldo, example you're earning 10,000 pesos a month times 6 months. Kunya dapat na ka na 60,000 sa imong bangko savings account. Savings. No, sakto no. So mo niya, mo niya pasabot ni Bernard, ha? Dato siya. So either ang naiuban nga mo prefer ang salary lang ilang ang basihan kay confident sila sa ilang cash management or ano. So 6 months worth sa imong 6 months worth of your like accumulated salaries or accumulated salary for 6 months lang siguro. Pero ang uban expense lang tanawon kay usahay ang uban mas tako ilang expense lang sila. So you will ideally you will save 6 months of money basis imong gasto, basis imong expenses. So either na may mo prefer one or the other, so depende sa imong situation or sa imong preference. So either expenses or salary, pero ideal ang salary yun kay para na i-buffer, no? Pwede. So ang mahitabuan eh, kasi explain ni Igigo nga magwa ka ani mahitabuan na og mawadan kag trabaho kay pero time ba ngano man dito nga ang financial planners, kitang financial planners maingon man ta nga maas may gyud na kay
3 to 6 months, in fact, mama na ikuan before, no? Mama yun na ikuan. Ano man, sa may ikuan na ng 3 to 6 months? Sa may naana nga time frame. Ano di man 1 month, or di man 4 months, can. 1 year. Buffer period, buffer can. Period for change or getting a new job or a new income stream. Kuan lang, based on studies, at usually ang tao nga mawagtangag trabaho can recover. can get another job around those period, 3 to 6 months. So mao to siya for the longest on, time. Ba? Based on kanang study ba? Pero karon it's wapa may naka-study. Na-change siya tungod sa kaning pandemic nga is more than 6 months. Pila naman. Sugutag April, so, April, May, June. Pila na? April, May, June, July, August. Sobra na. 11 months. One year, oh. 11 months na. So, taas-taas na yun. 10 months, 10 months. Kaya pa, February, March. Oh. So actually, nasa na yung basis na ang figure. Kaya umadto ka sa laing sa country, naman sila yung mga looking for a job pension dito sa, sa laing. Like US, UK, Australia, no? Yeah, if I'm not mistaken, nasa na siya sa mga 6 months. So, more or less, na siya ay, marag muna na accepted nga within that particular time itong ingon ni Serge nga based on study syarog saan ang time period wag yung ka nakakitag trabaho and at the same time huwag mo sa tanahon kalabanan ng mga short skill kaya mga gusto ka ma-upgrade sa imong skills ba mahumanin mo within that time period let's say welding baron no first 2 levels pwede siya or mas kailan magkarog sigunsa ka ng sana ka ng if in ka na bitawang sakuan ka ng trabaho kag hotel, pwede man ka magtisda na naman yung mga short courses. Technical skills. Technical skills. So pwede ka magagain og technical skills within the time frame, 6 months. Usually, nagyod sa 3 months, 4 months, maka-certificate na sila. Maka-certificate na. So makakita, definitely makakita kag lain trabaho within the time. But again, sa inyong i-mention, sa pandemic, this changes the game plan kay 11 months nagutaron niya. Ang uban ba, may trabaho niya. Dagang pang businesses nga nag-close. So say, no, kaning kuan man ni uncharted territories man for financial planning. So sa may recommendation din ninyo na, himuon na lag 1 year. Ang kuan, ang kaning emergency fund. Probably double lang. Sige, una ikaw una igigo. Ay, kaya may okay na to. More or less nga gimergi at for now, i-double lang sa awam sa takibaw. No? Ang ato ang basis raman siguro ani is was katong 1918 Spanish flu pandemic. It lasted for like or at least as documented in history mga 3 years. So but wala sa tay ingon nga murag klaro nga figure ano we can find siguro the figures sa US pero sa Philippines nga nang murag if na o kayo nun sa siguro kayo no so if basihan na to nga murag mula siguro na nag 3 years perhaps at least like for na we can at least double lang siguro as it's more of an assumption nga ato lang siguro i-double lang 6 months nga which is the maximum of the previous standard pero that's just the like an assumption pa man said. So we don't know if kanang if it really you know gets worse. Of course, i-adjust na po na subject to change without prior notice. Ayan na caveat. So amo na siya mga thoughts. Oh. Oh, Sergey, so to imong i-sulti anda. Regarding sa 3 to 6 months ha. So, pero as of now, katong mga tao gyud, murag isang trabaho kaon kung katog yung mga naigo gyud ba sa kaning pandemic or karong crisis karon, it's pag technically para nako kung murag kana sa nila ko ha, kaning gut lang nako ba kung katong mga naigo, maglisod gyud save sad karon na time. Pero when wala if ang nikam na ang storm so most likely kana naka-experience naman ta we've seen the possibility nga pwede din ang mahitabo nga more than
1 year or 10 months or pila na ka months kung kanos ani mo man. So learning from it, so makaingon kita nga we need to take another precautionary measure, not just 6 months kundi i-extend na to. Ana. And pero as of now, cash is king karon. So as much as possible. Karon bigyan na ana. Oh. Kinsa ikaw? Yay. Ikaw. Ikaw. Sige, ay padayon. Cash is king. So mao na ato sang i karon as much as possible ang need mo imong i satisfy sa maayo before moving on the ones sa karon nga time. So that mao na siya ideal nga mindset unta karon ba supposedly tapam gapon kita gapon tag mga tao nga willing pagyud to kan silang ones, pero at this time nga wala pa ka recover ang economy, at the same time ang pandemic is still upon us, amongst us. So cash is king, pero afterwards probably we can learn from it. Then if there's a need to go for 1 year, then go for 1 year emergency fund or a buffer. Ito. Ikaw, Ziggy. Ziggy on kanang, the... Before tamo, ato sa death ba? So man, Ziggy on the go? Di bagay? Investing on the go? May bagay? Yada yun. Bakit ka mga ano maraming Ziggy... So, kita tayo. Ziggy on the go? Hindi, kambirno na na. Kambirno na na. Investing on the go? Bagay kayo. Ako lang yun. Ako search. Sigi-sigi. Sigi-sigi. Ziggy-ziggy. Tara. Kuan ba? Kanang, before tamuad to sa kuan ba? Before tamuad to sa kanang... Death. Sa ipangan aning katong death o katong kuan. Atos ang isigutan ang kuan. Kaning namo go development sa among financial planners nga pwede kuno nga dili lang kuno magkuan, dili lang kuno magkanang kuan og 6 months nga pundo. Instead kay mo go actually ang risk mangod sa dili ang risk ang kaniwang trade off ba sa kanimong kung magpundo ka ba og 6 months, imagine og dako kay sweldo para ini search nga sweldo ni siya 100,000 a month, no, kapin yeah, times 6, so 600,000 iyang ipundo sa bangko. Nasayop ka. Dili 100,000. 100 pesos. Grabe nga ka sweldo ba. So may tabuan na, no? Pareha ng is insanely astronomically high ang imong sweldo. O niya, pagkipon ka o di ba insane astronomical high pero taas ba? 100,000 ko naman times 6. 50,000, no? Times 6, that's 300,000. So imagine ni mo ang 300,000 imuran ng ibutang og savings account earning interest rate of less than 1% per annum. So man sig naglingkod ra ba waiting for a time nga could not happen, no, kay pare aning may pandemic takibaw og kanang kanus agi ni mahitabo once in a blue moon mang yun nga mga black swan events nga may nani ba. So unsa may gasulti nyo ana development sa personal finance karon is instead of keeping 3 to 6 months in emergency fund, di ba kung maayo ang mas maig i-scrap lang na siya, o niya, huwag na kay credit card, mo lang ito yung i-substitute as your emergency, for emergency purposes sa may inyong take, ana. Actually, ang katong 3 to 6 months or extend na to 1 year, those are just the basics or simply, we can say, ang maragig basic concept or idea, pero if the person or if the individual knows how to manage na iyang cash properly and knows how to properly handle nga kung in kaso mitabo ni asa man ko inani, then ang behavior man god, if dana siya behavior nga the way behavior nga pareha ninyong duha nga mga ngilngig na kay mudag manage og cash, so wala problema na allegedly. Oh, allegedly pa dai. So, no, dili na kay na mo bother kung pila imo makip kay usually kung ako ipakuan noon, ang akong buffer karon nga backup, it's ang kuan man. Mostly sa akong cash it's naa sa stocks. And I have ang akong buffer, it's ang kuan, ang sipani, ang akong credit card.
So kung si Bakog, Bakog na ay mga hospital or makuan, I can use my credit card and I can sell my stocks within a month. Okay, ang bayad paya sa credit card after 1 month. Di ba? Kung matimingan pa ka, magamit ka sa card within the first week sa month. So, next month pa na siya, more than 1 month pa imuhang kuan. Kaya usually, ang cut-off na naman sa middle sa month. So, aray magkapabayro na sa last week sa month ang due date. So, mula pa, not more than 1 month, pa ka mga pwede kang maka-sell sa imuhang kuan, portfolio sa stocks para makabayad ka at imong credit card. At the same time, you can always negotiate kung magamit ka ginana sa credit card. You can ask the company nga you have an emergency and probably pwede ba nimo ma monthly which sa imong tanaw you can afford. So again, it depends. Ayot di ta mayong depends kay mayong tag depends daog ng storya. Ang ako lang point it should be based on the behavior sa certain individual. As planner, we can gauge then the pita kung tanaw na to nga di pa gyud siya kamao. Then let him or her use the basic way of having a emergency fund, which is 3 to 6 months, or probably karon nga bag-o na 1 year. Pero if tanaw ka, if you can see nga ang individual, it's more kuan control on his has the control on his behavior, then probably you can give him more leeway to kuan to earn his money, to earn kuan pag iba. Kanang let his money earn more. Dili ra pakatulgon. Eh, cut on sa tang Warren Buffett ginagmay ko no. Sa to, buzig eh. Hindi pakatulgon ang kwarta. Dapat natug ka ang kwarta ni mo, galihok. Nagtrabaho yun. Nangilngiga, nagtrabaho yun. So, yan, napita. Money begets money man ko no. Mara to kung ikasulti dia, Lodi. Ah, so, kuhan ka na. Okay ra ka, inana nga. Sistema nga ikuan lang ang kanang credit card gamiton lang as buffer against risk instead of mukuan kag 6 months nga kuan nga, yes as long ka mao tong taon sa niya paghandle sa debt management bitaw ikaw nindot man gani mas nindot pa man gani ang imong credit card imong mga parente maito gawa interest pero as long kay bao ka nga mubayad pero wa kay utang ka mubuton nga dako bitaw Mabitong nang investing on the go. Igigo. Mabitong nang amigo tani atong amigo si Ziggy kay para ining ka emergency na tong kinunsa dagan mata niya. Di pa ta taga interest. Yan ta kalang 6 months emergency fund. Oh, okay. Nawag tawag lang ta. Oh, tawag na tani niya. Di ba Ziggy? Ayo ana Sergi. Naglisod na kong katawa. Kasi may take na mo, Ana. Investing on the go. Okay ka nang dili lang ko na magkuhan og 6 months. Yeah, credit card na lang para nga ang kwarta ma-generate, ma-use to kuhan. Kung saan eh? Ma-invest or whatever. Kaya sayang, magkaya og dakong amount. Biya. Okay, yeah, go. Pero natoy factor hang, natoy variable ang akong gingon hang kung mag di mo kaya mag 3 to 6 months kung gamit yung credit card, natoy variable hang. Variable ang itong gigamit as long kabao ka mo control sa imuhang behavior, kung kamao ka debt management. Natoy ko na variable, pero not to the extent nga mo ito kung gisuggest. Nalay variable. Kung sa kuan pa na, caveat ba? Sige, igi on the go. Kinang lang, may ka mo manage yung debt. Okay, investing on the go. Sa'yo mong take, Ana? Yeah, ang kung attorney pa nga ito, bagkuan, kanang case-to-case basis ni siya. Depende, based sa gingon ni Serge, nga, kung sa investment, kung arikas mga bangko or aning mutual fund companies or any highly regulated nga financial institution na before you invest, murag pakuhaon kay lang murag exam or nag-attend exam but more like ng investor's test kung how unsa imong risk appetite di ba imong risk aversity unsa ka risk averse low or high. So I think similarly it can also be applied in terms of ari ka sa emergency fund kay mo makita mo jud nimo ang behavior no if imong Castoria is more or less investor, for sure, they will not put their money
in a asset class or in a asset nga less than 1%, no? Or at or at least nga makuha ang kansi sila versus inflation. So they will either ari sila i-park sa kaning money market fund siguro or into something nga higher siguro based on their inclination or based on their preference. So kung ari ka sa more or less a person who is more comfortable na enjoy tao nga kuan kanila nga nang they're very used to using leverage, you know, especially kaning mga entrepreneurs. So they're very comfortable with taking on risk. So I would say most likely entrepreneurs will prefer nga siguro nga I have a credit card. It's easy, you know, swipe lang and I can always pay online later on. And they already have the kanang mga routine or kanang habit of kanang cycle of you know, acquiring or paying whatever they leverage. So dali ra na para nila. Pero kung ari ka sa kaning dili kayo sa para sa research nga not a person nga hesitant pa sa dyan nga mo take og risk or take on higher risk. So they will prefer kaning other options nga let's say isa ganan sa bank pero mangita sa like option let's say katong giingon na to nga pag-ibig siguro nga MP2 sakto ba MP2 onya or are sila sa kaning mga high yielding savings account or at least more than 1% nga kaning mga digital banks nga naka-offer up to let's say 3% siguro ang uban. So pwede sa nga option ibutang nila dito sa silang emergency fund. So wala case to case jud siya depende on the back forward nga depende pero most likely that's the scenario case to case jud per person wala siya. So agree ka but dapat case to case per person depende sa customized situation. Siya customize kay di man jud parehas og situation ang tanan. So although 3 to 6 months na that's the standard na kuan pero in ang nitty-gritty ana is you will most likely recommend or use different tools, no? Some credit card or loans or leverage kung kaya nila, no? Or they're used to it or and others more on investment assets and ilang preference and others katong pinaka basic or the lesser the risk. That's the trade off man, no? It's the trade off is most like more or less kanang peace of mind, no? At the end of the day where are you at peace if you recommend person nga okay nindot iyang kuan ang nindot iyang cash flow very disciplined, very capable, more or less kuan na siya financially sound or financially literate. Pero if you recommend credit card and then they don't necessarily kanang feel comfortable later on, for sure they will regret that option. Kay di naman sila, what, the exchange is yes they have an emergency tool, but in terms of peace of mind, siguro medyo parang that's a trade-off. That's more on the behavioral side side, but also it has to be taken note because nila yung tag personality. So ang for me naman sa akong take ana is okay ra sakto ta kang isulti ni Sir Jogni Vernon ang okay na siya o ang imong ibutangan sa asset class kanang dali ra kay nimo ma-withdraw. Kana bang kuan ba kanang tawag ko current assets liquid. So kung ingi mong ibutangan sa emergency fund, let's say kanang well pwede mo ganing stocks but ayaw lang sa tong mga kuan kayo kanang mga kanang kay mga volatile kay ba dili katong kanang volume kay maglisod kay baligya.
Kanang usually mga high beta pero anyway, kuha na nga concept. Kuha na blue chip, blue chip. May mo blue chip stocks niya kanang dagan blue chips nga taas og beta. ETF na lang, ETF. Kain lang pwede gyapon, pwede. As long ang akong ako gyang kwansad kung if your money is on stock and kuan siya gimix nimo ang imong emergency fund ya, mas kuan ka atong high of volume kay para daghang mopalit, daghang baligya dali ka ka in times na nga kinanglan ka mo sell, bahalag lugi ka gamay or kuan ka gamay, ginansya ka gamay, dali ra ka kabaligya niya. Yeah. Usually ba karon pero dapat high ba karon lodi? Ang unsa? 3 plus 3 ba gyapon? Oh, 3 plus 3 gyapon, 3 plus 3 gyapon. 3 plus 3, 3 days plus 3 days. 3 days ka nga mabalik, 3 days ka mag-waiting, 3 days ka makakuha sa mong kwarta. So that's only 6 days. So it's less than 1 month. So you can actually, pwede siya. It's feasible. It's feasible. Ana lang. Okay, Raman. High beta man na ang moving above the market. No? So sa ito pa, mas volatile siya. Meaning, na siya definitely, daghan siya volume kay high beta man. So, okay ra, high beta, basta blue chips lang ha, high beta. Nga na may high beta ba nga kuan so okay ra katang ingon nga kuan basta nga og blue chip siya dali mo kay ka maka withdraw so bisog alkansihan nimo gamay basta ka withdraw ka nya di man kay na kuan di man kay na siya kanang well risky siya but the fact nga blue chip na siya di sige pa ta ka ingon kay na pero ton libre nga ni saom og 90 sud ka dito nya palit nimo 250 at saom og 90 so perting nya to time kinahanglan kay kwarta plus expense ko dyan na. Plus expense. Plus fee day. Transfer fee. Kinanglan na siya gapon o port management. Kinanglan siya gamayang port management gapon nga at least kung butang man ka diha imong 300,000 income kag 30 mil ang buwan niya. Rather 180,000 i-decide ka nga dili ka magkuhan o emergency fund o niya ibutang nalang nimo sa stocks kaya basing mutubo pa dito. No? So, usana. Sa investment nalang na ito itackle but again, ato lang gikuan na rin mga scenario ba? Possible ba? Nga? Dili lang ito mag-keep o kuan. So, kanang ingon ni Vernon nga ETF, exchange traded move funds. Move with the market? Move sa market ba? So, index. So, nagi pa na siya certain kuan with the index. Safety net. Nagi pa na yung risk. Nice siya safety net, yeah. So, kung kuan siya ka ng expense board, katong yung mga example, di ba? 300K salary. Ah. So buto siya ning busod ang lying option nga na mo prefer nga instead of saving the salary ari ka sa imong if you're meticulous of documenting or budgeting siguro more or less so you will know your household expense or your personal expense so if if you can combine your household or personal expense and then mo na imong murag living expense then you can also consider saving based the emergency fund sa imong living expense pero imong sa nag-iingon ganin sa may lain alternative ana gawas sa stocks o sa tingon ni imong ingon nga ETF kay og bonds di na pwede kay lock ba ana og pila ka kuan lock di siya not liquid enough no or same sa siguro pooled fund no it's not as liquid kaya na maka ma-penalize man siguro ka less than 3 years penalize ka na may bonds na may bonds nga kuan kanang treasury notes treasury bonds nga 1 month 2 month 1 year ang taas na siya nalimot ko sa Twitter man na. Pero na siya kuan nga katuring weekly nasa na siya weekly nga bonds tong short term ra gyud ba short term bonds. Pero ang accessibility sa bonds mo na yung problema sad. Ma-access na ba na sa katong app sa katong bonds PH? Ang bonds usually sa bangko, dali naman ka na. Normal lang na transaction. Mura rin sa kag-withdraw rasal ba? Regular. Pero kuan siya, subject to prorate siya kung imong ikuan. Klaro ba diyang uwan sa ako ang kuan? Tingog? Wala man? Nabasa lagi ka? Ha? Klaro kayo kang nabasa? Lagi? Day, my point, it's nasa sa bunch, pero mas kuhan lang siya. Katong gingon ni Vernon ganina, ang kuhan sa na it's pangitaon kung unsang nga bunch ang imo ha. Pero usually, ana,
mayong kag bonds na ang retailer and ang bonds are banks. So you can ask them about bonds and say mga possible nga, let's say monthly nga, nga say pangalan niya, monthly ang term niya. So dali, makabalik yara sa lain ka. Kinsa, kung na bonds nga who can give you 2% in a month, then why not? That's a good option already. I-compound mo every for 12 months. Dako kay ka, more than 24% mo ha, kung if you can look for a bonds nga that can give you nga to what every month. And ang option ang kuan lang nimo ana ay imong ang imo lang nganong imo nang buhaton kay imo man tong emergency nga what if makuha ni makuha din ako next month ana ba, so dapat you know where to paan, where to put your money kung in caso inana ang imong ang scenario nga imong gi-anticipate. Pero kung kuan man gani kung tanaw nimo nga why potential nga mulapas pag 2 months, 3 months, then you look for the bonds nga katong kuan, tas taas ang term. Kana ra? So sa pamilyang alternative ana, katapusan kuan, gawas nga, gawas ana ba? Mga bonds, mga kuan. So kuan, so do banking, so, institutions. So muna, explain ko ra na. Okay, kana, explain ni ko na ang sana sudo banking. Ah, di nga mga masuod na siguro ang mga pawn shop, kung kaning co-ops, no? Co-ops has savings plan or which provides higher interest. And then sa pawn shop siguro na sudo banking naman sila, so they have payments and they have also like micro savings, micro lending, micro insurance. In terms of accessibility sa let's say sa probinsya, aside from liquidity, accessible jud siya para sa katong at least not internet savvy or not necessarily like immediately connected to the internet, no, na some parts of the country or some parts of the province na maglisod pa ganing kuryente, you know, on and off. So most likely the same would be true sa internet. So ang ilahang access for financial institution ang pinaka immediate is most likely other than the resident rural bank or public na bank siguro, or most likely land bank man yung na per municipio. So mga pawn shops na aman ay mga pawn shops all over the country, so that's also another option. Lahi po na ilahang murag percentage nga kung ano mga micro man ilahang ang ilahang kuan, but they are also kanang regulated man po sa so dili sa chingon nga BSP. Dili sa chingon nga risky kayo. Iba sig mga ko ana. Kaya nang pareha na skapa nga mo withdraw ta sa tong blessing. Pwede man kalay option ko arek imuhang ang imuhang emergency, like for example na koy relatives ang ilahang preference is one precious metals. Actual precious metal, dili ka nang trading, although investment option na siya, but kanang real metal, so kaning jewelry for example, mahog na nga ilang alternative for as emergency for emergency use. So either ila nang ibaligya or either iprinda. Pawn in a pawn shop, so they will get certain amount which they will use for whatever emergency, and or they will also pay with interest later. So similar sa katong gingan mo nga credit card, pawning precious metals kana is another practice. Unsa nga precious metals? Gold, silver, gold or whatever. Probinsya imong pasabot. Mo may dominant may mas daghan man jud ang pawn shops kaysa pawn shops imo pasabot. Sudo banking na sila, sudo banking institution na sila. So kaya ng Bitcoin okay na siya, okay na sa emergency fund. Orag ikaw may nindot pangutan o na lodi kay naabot na tog 300 comments. Depende na sa kuan nila nga.
ang uban mo giing na to sa last nga live di ba nga some would treat crypto as murag stock market di ba na ay traders no na ay day, listen kay na day traders listen, na ay investors long term and then listen kay na no ang kuan ay crypto kay una volatility so grabe ang movement sa wakibaw nga mo bitaw na gitackle sa mga kuan nga atong sa kay nga volatile palit karong orasa pagsunod wakibaw mo dive lang nagkalit. So dili siya safe for as an option for yung atong istoryahan dere emergency fund man for kuan niya. Atong pero na gyud uban nga mo treat og i-treat ang let's say katong pinaka stable nga top 3 nga crypto. Ila na kuno treat as kuan long term savings nila ilang kuan treatment. Pero bagyo na lang ta. Vernon coin. Certain bayan coin. Titaas na kayo. Digin mo na og ba? Digin mo na og ang value. Mas kuan ang kuan search. Sigig search coin. Kisig search. Oh. Sigig search ba? Pag sigig search. Search e-coin. Search to the moon. Search to the moon coin. To the sky lang sa layo ana tong moon oi. Pero mo na anyway, mo na ilang preference mo na ilang preference like na generational preference like katong igiingon ako nga precious metal ila no. Naji mo rely on jewelry nga ilang muna yung emergency bond and then bawi yun no, after payment so na siya. Pero katong co-op ha nindot sa tong option kay pero kay, liquid in the ba? Countryside ba ah, kanang probinsya ba oh kanang mga namin isla yung mga savings program kanang localized co-op. Mas for the ordinary people mas kuan ko mas kampante ko anak kay og precious metals okay man siya pero babi aka nga nabi kinahanglan bi ka access information sa movement sa gold di na ba de, pero pero for treatment for emergency man dyan, regardless of price increase basta na lang kay makuha sabagay. That's the priority you're not not investing or trading for the metals imo emergency use lang siya so ako ako sa point fluctuate. ni Vernon ani Zig ani Iggy Boss Ziggy kay ayang point let's say kung ang individual it's hilig og mag kuan og kaning alahas so iyang sulubon perme na di mo gawas kung way alahas so that can be a backup sad for sa pangana ni for emergency fund kung in case pero mo gusto practice na siya jud. At least sa akong mga relatives ang uban. Ah, ina na ba? Na siya. Ah, mo ba? Lahi na mo ganing lahi mo ning level si kuan good si attorney Zigfred lahi may lahi. Grassroots man ta Serge, di ba? Grassroots. Yeah, ang Bitcoin digital gold ba na? Digital gold. kono. De beta, ang atong gikuan sa ni, anong consideration ato ba? Kana ba tong mga ordinary yon mga tigpaminaw accessibility mo na nga nakakuan ko nga mas nindot ang liquidity sa mga co-ops kay kuan man sila basta kanang klaro lang ang co-op ha dili kanang co-op piratiba kay kanang co-op piratiba kuoton man sa mga officers ihurot ang kwarta murag nakadungog so, na dai ka na busige kanang nakadungog na oh co-op nga way klaro ba kanang operatiba gyud nga klaro nga limo busige kinsa giga ko ang co-op? Kinsa giga ko ang co-op? Kinsa giga ga regulate ang co-op? CDA, Cooperative CDA, Development Authority. Mao na nindot ato itugan? Ha? Nindot itugan. Na stricto naman ron after sa katong pork barrel sa pork barrel ko an incident. In fairness, somewhat nag-stricto din. Hindi na sa una. Uy, stricto kayo mag-set up o co-op ron eh. Limang kag... Pila man ka board. Kinsi niya. Dapat mo atin yun tanan. Di ka ma-accredit o di mo atin tanan. Aktibo. Oh, kanang naman na sila yung seminar before mag-kuan. Before mag-approve. Tulo naman ta. Tulo. So, kuan na lang. Dose. Kato atong amigo nga si Boss Rico. Wala na ito. Motoy, manager o co-op. Kibaw siya, anak nga. Simco. Kao ba na ito sa ticker and trends ba? Sa ito yung mga Simco.
localized Cinco, co-op siguro ang kuan dali so dali nimo masudlan ka ng na may ka ng co-op nga murag multi-purpose mo daghan na kay sila dako na kuan na naron noon sa ako na ibawan dili na pwede mag multi-purpose sa imong initial application dili pwede. So kuan na murag highest level murag muna imong murag goal nimo ba murag mo take pa ka o pila ka years usa ka mo multi-purpose I don't know pila ka years gyud pero anay tabo is karon ang roron sa CDA og mo apply kag co-op usar gyud yung business sa let's say kanang kuan or normally kuan man kana unsay pangan aning lending man gina garang co-op lending man di tanan but mostly lending yun na kay mo madali maka generate og funds so og mo na imong kuan lending na sa gyud ka focus ka diya may tugusod to si Boss Rico kaya to pa-explain nun gamay sa concept sa co-op. Pero anyway, ang co-op, maingon na to nga nag-endorse ni na to because mamago ni say available sa countryside. Ito bitaw naka-suroy-suroy kog pipila ka. Aside sa pawn times shop. Good ba? Aside sa pawn shop, o. Kung saan? Nakasuroy ka sa mong country? Wala gisa grassroots lagi kita ang grassroots dere dapi kay gato bang kwan ba aktibo pa ta sa pay pandemic niya before pa yun na aktibo pa ta sa Center for Social Science Research kana research man ta kuno hay mga probinsya about mga tug antike ato ang probinsya ato ang probinsya search kay grassroots lagi ta Abot may gantike lang, abot may bisag asa lang. Yan yung makita dito sa province nga. For example, na may natuan sa usaka lugar, limot ko asa to. Huwag yung ilaing financial institution dito, ang cooperative ba ragyan? So, misgot kag accessibility sa mga tao ba? So, kita magod, usay, narata sa syudad, atong thinking, confine kita nga, accessible kayo. Like, dito sa syudad, ah, grabe, accessible kayo. ATM, sigunsa na lang. 6-7-11, pwede na ka mag-financial transactions, diba? Gcash, ana. Yan dito sa probinsya. May internet connection, klaro. So, may option ni mo. Why kayo? Like, option. Paga ni ATM. Ato pag-travel, pag-pila ka oras, usa ka magagitag ATM. So, ang ako nakita dito, ang mga kooperatiba, dako, yung kayo. Actually, ang co-ops, dako, kay role sa spurring development ba in the countryside. So again, nag-isgot mo tayong emergency fund. O sana, para sa ordinary people ba? O sana, kanang co-op kay. Dagko mo na sila ang ilang interest sa ilang special masipanganan ng savings. So I don't know. So pailaing alternative para sa itong ordinary. Dari syudad, okay na. Kang ingon ni Vernon, kanang precious metals. Kana, huwag naalik kay gold gamay or na kay precious metals gamay. Huwag ka na mo. Lahas, pintas. Oo, pwede. Clustering. Provincia, kaya mga farmers, mga mangingisda. Kami yan eh, clustering. Iprinda. Rilo. By the way, speaking of co-op ba, pila may ato, pila may interest ron inyong, sa inyong ibawan sa mga savings sa co-op? Ako, hindi ko wala ko giwaw. Wako. Nakadungog ko, dili na ko, itago na ko sa pangan ha. Itago lang itong pangan. Pero controversial na. Controversial na siya. Nako nung inihatag around 7? 7%? 7 to 8? 7 na na. It's possible. Mm-hmm. Yeah, ang mohatag pag-dividendo. Inig, kuhan ba? Kuhan. Nakatong mang loan ba? Namnay membership. Ang naitabuan na. Ang contribution. Na sila i-fix, Serge. Duhana ka tier na i-fix. Nga ihat murag kuan na siya murag katong murag guaranteed nila plus katong dividendo nga murag variable so to may murag mo fluctuate ba although nga kanang ingon nga guaranteed ini nga guaranteed gyud kuan na siya kanang more or less stable siya ba stable nga throughout the years mo na gyud nilang ginahatag so in the case of one group sa mga ibawaan mura din as like taxi di ay. Oh, na sa co-op mangod ang structure na mangod gitawag og share capital. So murag ni investor ka sa co-op. Investor ka dito, kato may share capital mo to initial nga muhatag og dako nga interest mo tong sa unay bawa na sa co-op diya 15 as much as 15%. Dili sa siya nga super guaranteed gyud nga di mo na og per annum. Oh, ngiga. There was a time gani nga kuan, there was a time gani nga
15 plus another 15 asad. So nahog yung 30 sa usa ka 30. Oh, 30% per annum. Ya ni hog yung mga pila ka years. Ya. Tungod kay ninaog lagi ang interest rate sa bangko, so ninaog sa dang ilang sharing. So nahimo na lang 20. In fact, karon ni bawon meron 15 na lang siguro kay or unsa. Pero dako gyapon na. That's high 15. So oh, pero imong panguta ang usang panguta na to kon ba? Imong ibeg nga question is pila sa din ilang interest rate sa katong mga nangutang? Ikaw, before. More than 15 sa tingin. Oh, okay. Mahugog 3 to 4% per month. So, 3%, that's 36%. Di ba? Oh, mahal lagi. Mm. So, makahatag sila og 15 yun. Makahatag sila og 30. So, og 4%, 48%. Oh, simple interest lang ha. 48% per annum. Bisa, pag mahatag sila 30% silang member, na sila 18%. So, karon so, nag-down masan nila ilang interest rate. Gidown nila og mga 2% naman lang siguro. So, og imong simple interest lang, that's mga, pila mo na, 2%, 24% per annum. So, mga effect yun na sa benepisyo sa mga members. Effective din kailang ilang execution na eh. Oh, naman sa, depende naman sa co-op kay, na may co-op nga, just like, co-op, negosyum yun na siya. So, naman sa co-op nga, was nagsalig silang lending, or nagsalig na lending, part silang core operations, pero na, nang dua, labi na itong dagko na kayo, in fact, ang ato maging amigo nga si Efren Cruz, father of personal finance in the Philippines. Kuan mi siya consultant sa usas mga co-op nga dagko. So iyang gibukuan, iya sang gi consultant siya sa kanang ilang fund management ba. So kani nga co-op, ila sang gi-invest ang ilang kuan sa mga stock market nga na ba? Mga bond markets. So ila na nang diversify para nga makinaon sang lending na gyud pa ikuan. Naga ni co-op sa una nga, kuan. Si consultant lang lagi, health, pedig health. Yeah, pagkuhaon yun ang membro. Nasa co-op sa una, huwag membro ka, kinanglan, mangutang yun ka. Kaya di ka mag-good good standing, huwag di mangutang. Although, huwag palisi ka ron, tang-tang na na. Yeah. Nasa isa una, pagkuhaon yun ang taperware. Sige, lagi. Para lagi mo income ang co-op. Mupamimber ka, orientation. Kung orientation, putang ang kwarta, lumana na. Kuha yung taperware nga, worth. Pindi sa volume nila, volume. Ako, sa siguro sa volume. Okay, kung manegosyo sa co-op, sure na ilang negosyo nga captured market or well. Captured, market. Oh, no, nas mga membro, nakuita perwer. Yeah, kung magusta ka tuig, tagaan ba yung bilindo? Okay, nagayo. Di ba? So, the scam. So, the scam, eh. Di sad. Legal man. Willing man. Willing. Willing. Willing with katong kids. Atong amigo nga si Boss Rico, nato siya co-op niya, para kunos mga siman. So, mabito itong amo siyang ipungtan na nga, sa kami nga, pwede ba mo palit lang yung migbangka ni Serge? Kung niya, makasood na siya ang co-op. Oh, kaya di ba siman? Sa siman? Oo, oh. Ito siman. So, palit na gamay yung bangka. Pero kung nabawan, ikaw naman ko yung siman? So, siman. Siman loloko? Siman loloko? Ang ilang mga co-op, no nga, kuhan ko no, siman yun ka. So sa amin na ron, boss Serge, be. Pwede rin na siguro mapalit tag bangka nga gamay. Okay. Sima na ta. Sima na ta. Oh, na. Kaya mo naman yung... Oh, nasa si... Yeah, man man ta, di. Siman. Ah, na. So, na sa siya magdata ka itong bangka nga to. Okay. Kanang kasagaran nila, mom to'y nanakay sa bangka. Ah, kana. Inan nga. Nang hindi man minimo ninyo dawaton nga. Kanang mga sima ninyo, waman ay gida nga barko. Kami namin gida ang baruto. Kami gida. Kita ginang ebidensya. Oh. Ato itong storyaan niya ko, Sam. Kaya sige na ba itong laglaag itong amigo sa Boss Rico? Lagi. Pusudlon kunuta niya. Di mo kunuta si man. So, amin ay magdatag palitag bangkang gamay. Di sima na ta. Sige, okay, sige. Kaya sa pamayikuan, dili na ito isgutan ang aning death kay lamlawang pa maning topic. Next Saturday na lang. Ato na lang itiwaso na itong pag-istorya kay 7:45 na biya. Ha. So, kung sa may, kuan, ano na lang? Nag-rest mo na itong gisugdan ganina. What is rest naman ta? Nga nung pangandaman man ang rest. Why? Nga nung man. Kana na lang. Kana. Kana. Atong unahon ito, atong ang single kay para makatubag ang single sunod ara ni Red. Na naman ito od nun.
Ah, depende man. Lahi man siya nganong mag risk management man siya. Kay lahi naman ihantubag kumparar nako, kumparar nimo. Kay ako na ko anak siya lahi naman akong why. Iya, lahi na sa diyang why. Wa takibaw unsa pagit ang iyang why. Basinday, takibaw sa iyang ipangandaman nganong nag risk management siya. So at gina mas nindot sa makadungog ta sa kabahin ni Igigo bahay sa iyang why. Nganong mag risk management. Risk management, depende ni. Balik-balik ito tang depende ni. Kuan. Okay na sa single ba? Unsa may imong risk nga gi-guard against nga? Ako ba sa emergency fund, no? Kuan, financial disaster kuan na, financial disaster preparedness. Depende kung sa imong kuan imong pangandaman. So na if you have kanang let's say naghangik both sides imong family kuan kompleto ang mo? Dire kompleto ang kuan kanang si tawag ni tanang sakit kompleto sa tanang cancer both sides family mother side father side so kanang kana genetic kuan kana imong ya single ka imo nang pangandaman imong risk nga imong gipangandaman mo likely leaning towards kuan health, but of course you also don't want to survive, you also want to thrive, so duha na health and wealth. So pangandaman nimo imong health, pangandaman nimo advance, mag exercise ka, mag physical fitness ka, plus cover nimo imong health insurance, HMO, unsa pa imong unsa pa na diha, plus kuan ba yun imong wealth goals. So pwede sa na as a single. Another option for single, naman po yung mga single nga atong ginatawag nga nahulog sa sandwich generation. Familiar na. Sandwich generation? Sandwich generation. Kani ang, pwede ka single, okay. pwede ka di single, but ang sandwich generation. Kuyo, doon na? Ang say flavor na, Nutella? Ha? Nutella ang sandwich nga, yung gigam flavor? Ito naman siya. Naglibog ko ng sandwich generation. Ang akong pagsabot sa sandwich ha, unahan ti kagamay noon. Akong pagsabot ka nang na-caught in between ka sa expenses sa imuhang dili na imo maguwang single parents ba? Niya imuhang anak bro. Oso, mamaning oso. Mamaning oso sa sige. Oso sa Pilipinas kay kuam ko na ta. Kuam ko na ka na. Close family ties. So ang American nga definition ato i-define ha ang kuan. Some adults spend years as a sandwich generation caregiver while others experience only a brief overlap. So kuan siya mahog ni siya nga katong mga single pa ka but you're already mahog ka nga gihimo na kang sa tawa ni somewhat nga retirement account sa inyohang parents, no? Hindi mo na malikayan na part na sa tuwang kultura, unfortunately. And then some, katong ingon na nga, caught in between. So, pwede na ka murag married na ka, okay? Or murag na overlap pa na ka mga, ang depende gyapon ni mo ang imuhang ang parents. Now, sa Philippine, let's say, ito i-relate sa Pilipinas, medyo skewed, mausab ang slight definition slightly, but, kuan, for broken families or for families nga medyo nag-struggle dyan sila, ang common nga scenario is you're the breadwinner, but then daghan kayo mo nga murag igsuon, di ba? Daghan kayo mo nga magsuon. So, ang imuhang financial priority mo shift jud siya nga instead of you're preparing for yourself a good portion of your preparation or in a way nga you're to alleviate the risk for the future or whatever that risk is in the future imo i-allocate ang imong resources sa imuhang siblings nga you're the breadwinner, you take care of your siblings until once nga ma-achieve na siya at a certain point depende or how long you want to support your siblings diha na masod nga
once na na-achieve na siya, then you then only then you can start preparing for yourself. So that's the dynamic of sandwich generation. Non financial personal financial planning, building your emergency fund Filipino style. Okay. Oh, bitaw. Okay. Saktan na sandwich generation. So na elderly, na siblings while single or napoy elderly and siblings while nga murag na married na ka or murag ka nang imong ibasa kanang imong ibasa-basa ang libro diha ba murag kuan sa kuno katong lazy investor mo man ano kanang mo na ibasa-basa diha adili na ko ag kodigo akong blog akong blog burn ang imo ni blog diha amin ako gikan ni nako gikot ni nako gikan ni Vernon Go subscribe to kuan my YouTube channel. Ah, yeah. Sige, pa rin. Muna tayo, much ang gist ang situations na more or less mahog. So it's either you're preparing for something mabaklag ka or something for yourself for the future or whatever your personal finance or financial security, financial freedom goals as a single person. So sa to pa, ang more point na nga, di kay kaka sa Pilipinas, mag-hitsgot to emergency fund before na to mabuild, ato yung i-consider sa ang atong katangingon ni mga siblings, mga family koan, marginal na. Socio-cultural naman na siya. Socio-cultural aspect. Okay. So, pero, hindi mo siguro, listen, this osa sa the point nga imong gi-raise nga kusay ka atong emergency fund atong i-associate permi kanang loss of job raman. So dili ra na ang emergency fund for loss of job ha kanang nasa na siya kanang for example dagan kanang sickness sakit disability niya kanang importante gyud kayo nga unforeseen no in fact naka any unforeseen event kay part man sa risk management nga which will eventually result to loss. In fact, nakuha na basahan ganinam siguro or gahapon nga natoy usa ka tao ako kubaw sa trabaho ang gibutang sa article nga nagbutang siya $80,000 sa iyang bank account for a rainy day. So usa sa mga few people sa US siguro to na nagkuan ba kay gamay ra magyud ani ang kanabitang magkuan for emergency fund. Yeah, na problema lagi siya kay di niya ma-withdraw ambot og wa ko na ito reason nagpatabang siya ko sa ka TV network ba niya gipunta na siya kung saan nimo siya karon lang gung pandemic kuan nawadaan daw siya trabaho so iya do tong withdrawon kay iyang i muskwila siya kay para ma-upgrade yang skill ba para nga katong $80,000 which is a big amount mabuhi na siya ato sa iyang dorm kaon-kaon enroll sa school niya yeah, after pila ka years siguro mo graduate siya na siya kurso. Di siya makautang kay usom na sa US ang ganang student loans. So at least wa siya student loan nga incur. At the same time maka gain siya new skill pag open sa economy maka kuan na siya maka so maaktoy may ang gibuhat ang kuan lang dito ang kuan gihapit niya wa na withdraw. So pag pagdangop niya sa TV station itabangan siya so na release gyud ang pundo unya hatod karon wa pa ribaw yung ganong gihold to siya. So that is one example of an emergency fund. Akong kalibgan nga nung di siya ka-withdraw, ayam ka tong account. Mura og kanang tungod sa pandemic, sirado ang bangko. Dili, mura to gipangayuan siya og certain requirements. Mura, abot ba, sinog na flag siya sa wow ka ba, basig, wa man gidetalye gud sa article og nganong wa siya ka-withdraw. So, pag-investigate ko, wag yung dibaw ipa, og nganong gi-flag daw, nung gi-hold ba. Okay, mura duha ka banks ang nag-hold. Eh, 50,000 ang usa 30,000. So kaning bay di madungog mo tingog mute ka ba Zig di ka madungog or signal siguro. Basi na kadungog ka. Kadungog ka na ko nun. Ah. Si ikaw na ba Zig? Di ka madungog. Basi nag-order to siya panihapon na to, no?
Ah, basta gina order yan. Katawa, nag-order tayo ni. Order. Kani, kani. Kani. Emergency mo ni, di ba? Emergency. Tingo ko no, bay. Wala, wala man na-detect sa, wala na-detect sa Zoom. Gawas na yung noun. Ah, mga highlights. Testing. Ah, kana. Ah, kana. Kana, testing, kana. Nabot na, pagpanda. Nabot na. Nawa. Nagyapon. Okay na ka. Okay na. Kanig yung... Basta Apple, lagi ko, no? Nasa na init, nasa na ako Apple. I'm on to si JR. Atong i kuan sa ibalik man magtubag ang single aron sa ta sa kuan sa double. Unsay nganong mag risk management man ta. Oh kani una na to si isa man kay una ako una. Ay ko leona. Ako una. Triple na siya. Triple naman na siya. Ay kadaghan naman siya. Kaning why nganong mag risk management? It's because na kay basic answer ra gyud na, it's na kay dependent, and ang dependent ana it's mostly pag yun, it's ang mga bata nga underage or kwan pa kanang below 18 years old, so they are still dependent. They cannot look for a job or di sa ginasla bisan pag kanang mga 1, 2, 3, so dependent ginaslas parents. So you need risk management. Okay, what the word what if, the words there, what if inani, what if si Bako maabot ang katong giingon, ang kinauwitang punto, itong isulti death, what if di ko katrabaho tungod sa disability, what if mawagtangan kog trabaho, what if mahilantan ko, di ko katrabaho, di ko ka-earn og income. So those are the questions nga you need to address. That's why those are risk man. Potential, may yung kag-risk, wapa na siya na itabo, pero potential nga pwedeng mahitabo. That might happen nga that has a big impact or a heavy impact on your part, labi na si mong bulsa. So, nana ba? So, kinama kay ga-depend. Kung wala ko'y ga-depend na ko, so, mas lighter ang ako ang approach towards the risk. Pero once dagi dependent, mana delikado na, the more dependence nga naa ka, the more, the higher the risk nga imuhang gamiton. So probably sa next na to ano, official nga dependent definition nga gina-accept sa kuan. Let's say talaga, ang kana mga dependent imuhang anak, imuhang wife, imuhang husband, ana as long na ay matakil po or ma say pangalan ni kanang mabardado ba kung mawagtang ka, possibility of loss, mas dako man kag ang term ang guna ng risk, ang iyang gi dakog igo ana ang economic value sa tao, ang iyang potential earning imong computon nga maoy iyang gihatag padong sa iyang mga dependent. So mo na imong dapat i-manage, and you can only manage it if you know nganong importante na siya. If you know how to compute the numbers, then mo na usas factor, you know how to compute the numbers, and ang if you really think that you're a responsible person as a married person, then risk management it should not be neglected for the individual ba nga responsible enough para sa iyang pamilya, di ba? Okay, para regunas ni tabo atong itago katong usas nga nisikat nga aw karon nga dato na nga si Buano nga graduate San Carlos. San Carlos tantulo di atong hisgutan na siya. Atong itago sa ha? Aw dili di. Sorry. Bernardo San Carlos. Dili di San Carlos naman ni si Ziggy ka masters god. Ang akong point ba si Kuan? Teknolojian, may teknolojian. Si JG ba? JG. Si Jan Gokongwe ba? Nga, mao to yung experience. Nga pagka bata niya, nakakita siya sa iyang amahan, nga daghan kay like sibling, daghan siya siblings, and they had migrated from China to Philippines. Yan, nasla sibon, nabuhi sila sa carbon. Yeah. They felt nga
nindot ilang kinabuhi pagabot resibo nindot islagbay na isimimpol na na tagiyasla atog kanayeng first air conditioned nga sinihan diri sa Cebu nya pero here comes a thing nainaitabo siya ng amahan uman gibinlan sila utang kay ang katong utang kon man to dapat bayaran man sa to so mo sa to dapat nimo i-protect nga what if ay na sacrifice so nindot ang example oh nindot tong example so nagka lisod-lisod gyud sila to so siya napugo siya sa iyang bata pagkabatang edad napuko siya tabang siyang mama niya nga moy manginabuhi yang iyang mga igsuon na noon gipabalik sa China kay maglisod naman to so namaligya less carbon until such time na believer gid siya nga adto nga time nga wa nga ako ang papa da itong time bulahan kay pero pagkawagtan sa kong papa dako kay impact so ang imong gikuan na ang impact sa loss sa usa ka individual so mo na siya so namay gid depend nako so I need to do risk management and as much as possible, I need to increase my technical learnings about it and also my behavior, most especially akong behavior. Yeah, ang ko. Ikaw po, Ziggy, it's your turn. Oh, ako de? Pili ko na? Di ka? Bitaw. And ako lang yung share. Ako lang yung share ang atong, kaniba? Kay gitagaan ko na yung turno gid. So ako lang na nakit-an sa kuan internet kay kapoy mo kigimo og kuan ato bitay kanang san is mga illustration sa emergency fund kuan ko na tiered personal emergency fund to make you bulletproof so again pyramid lang ini pyramiding ni pyramiding ayaw ra me ayaw ra yan tayo scam bet money pyramiding asakto ug angin apilan. So, pyramid majudi. Ngano pyramid? Mod lagi sila may naghimos illustration. Siguro nagkuan ni siya sa kuan ba nagrepresent ni siya sa gidak-on sa imong asset when it comes pero to pero di ba imong naman gihimo nga balay-balay imong imong himo na pillar. Balay to akong gihimo. Oh, balay to kuan man to kanang moment to akong real estate financial planning framework balay ba balay. So sama ra nga si sa PFA sa kang Efren Cruz kuha na CDRW atong gigamit pero ako a personal nga gigamit o sa, in fact gigamit sa nato sa certain bayan o sa uban atong sa manibility ato magikuan to balay no so dere illustrate ni siya og unsay gidak-on dapat sa imong emergency fund unsay mga classification categories nya kaning nagkadako ang triangle nagkadako ang imong kuan depende sa unsa nga level so ang first kaning cash nasa tumoy 0 to 1 day expenses first level is cash in your pocket so mo na usa emergency part na si emergency fund kana na kay kwarta ba sa imong bulsa kay sao na lang plate ka sa kuan plate ka sa jeep unya kuan nagdaka og kuan kanang bitcoin so di mo dawat ang driver ng bitcoin so kinahanglan nga nagyo kay cash 0.5 to 1 day expense at least kanang worth nga 1 day expense or even more than that no so siguro mga 1 week siguro expense nya ikaduhang level kaning cash at home syempre kanang cash nga na si mong bulsa ba cash that fits in your pocket this is kinamula ka ko ay wa kay gidang cash mauwaw sa tana nga kuan kanang ingno niya tag kanang plate para sa mamukong plate ni para sa namukong ano ba sa so, ikaduha nga level kaning cash at home at least imong balay na kay gamay ng cash nga pwede nimo ma-access palit isda palit kuan unya kinanglan nga kana mga ginagmay bitaw ang cash ako bitaw nam ko alkansiya nga mga 5 og mga piso pero at the end of the year kay kaning cash kaning mga sinsiyo og dili nimo bantayan magkatagatag ras balay nya mo na niya ko sa inyo ha, akong punito na. So, una, himo siya ko, alkansiya nga piso og 5. So, every time uli ko, karoon, wala man kayo, wante, ikaw lakaw. Pero every time nga uli ko, butang yun og piso, sa piso alkansiya 5. So, for several years, ako yun ito i-practice. In fact, at the end of the year, maka-save yun ko mga 7 to 8,000 lagi. Sa sinsiyo lang na. Yung loose coins na siya. O niya,
ako practice ato, mato ko SM, kay naman to sila program nga, anak, kinom daw baga anak? Kinom daw mo anak? Katubi tong ilang program nga, need sila ginsiyo niya, mura og, for every 100 pesos, mohatag sila og, kinom daw, 110 ba to, 105, marag something anak? Para lang nga mo, butang yun kasi yung sinsiyo nila dito ba? Ya, siyempre, ako yun ang i-book on every year, kay, in compliance with BSP practice ba nga, di pwede nga ang sinsiyo, di circulate ba? So at least every year, one year lang, dili lang ka na palabi sa kayo, nga taas kayo. Ya, ako sana ibalik dito sa kuhan. So di na ko buta bangko, ito ko SM, kay, di sana na ako kayo, kay 8,000 raman, no? 7,000, or even sometimes 9,000, 10,000. So more na mo practice, at least, ang katong sinsiyo nga, abin mo guwara, ginagmay rin na, imong ipundo na, gide ipundo. Na makapundo giday ka. So kana cash at home. Sin, na koy i slogan ni mo anak bo sige. Sinsiyo mo may padulngan. Kana. Para mag-save ang mga tao. Sinsiyo mo. Okay, so ang next may level. Padulngan. Sinsiyo mo may padulngan. Ah, dapat na SMB. Okay, ang next level, morning savings account. So 2 to 3 months of expense. Muna ni imo withdraw sa ATM kanang easy access but you can't spend it on a whim. So nara siya sa ATM, lingkod siya dito, pero kato ning ni choose option ha nga mag-keep og kwarta sa ilang ATM nya kanang og mahimo, imo siguro nitag kuan siguro imong kuan noon para nali gyud nimo magasto kay para ra ni mga emergency o kanang mga unforeseen event. Nya kanang 5 months to half of everything you have, money ni mga liquid financial assets, you can turn to money in short notice. Money gitawag na to sa finance parlance og short-term assets. Pwede ni mo ma-encash within less than 1 year time or even less than that. Dali ra kayo ba? Sample lang na lang, mga stocks, mga short-term government securities, kanang mga ang term tag 3 months, 6 months, or less than 1 year. Amo na example liquid financial assets kana makwarta layon ba. Onya ang ganing long term investments mo na ni siya ang mahug ni siya part kay sa emergency fund pero beyond dani sa 1 year mo ni tawag og kan kaning long term nga assets. So like real estate lisod magay na i-liquidate kay may tabo mo na og imo na i-part sa imong main gyud nga emergency fund, no, kani which is mo ni siya dere. Kaning first, 1, 2, 3, 4 level, 4 levels sa pyramid. May tabo mo na, huwag mo na ipart ang imong long-term investment. May hanggang, namugay daghan tao, namugay ibang tao nga. Asset rich. So, daghan ko na encounter ana nga. Daghan sila kwarta. Daghan sila og assets. Huwag mo naon. Yutaan, may problema. Pero, ang problema nila, cash flow. So, na yung mahitabo, diha-diha da yun. Ang tendency ana basta dili nimo maayo pagka kay partners personal finance kani risk management ug istoryahan nya nanitabos pamilya na hospital etc. So unsa may tabo ana ang katong imo mga assets mahimo siyang ma fire sale, so makuan siya ma mabaligya siya nga barato nya labi na karon pandemic like karon lang bago na nagchat nako nga kanang paimuon lagi ko og kanang ako kaila ba paimuon ko kontrata niya kay na siya kasabot nga na i-kondo, ibaligya. Kuyo, kayo, kay ang worth sa kondo, worth og 12.7 million. Karon ha? Karon ha? Nga, value, ang value sa kondo, 12.7. Pero kay, nakuha man niya nga barato sa una. O niya, paulian na lang niya na worth og mga 6.6 million kapin. So, imagine nun mo ha? Although nga sa iyang part, wa siya na-alkansi kay paulian man niya. Pero na-alkansi siya sa ginansya, gyapon, or sa time kay, imagine, nagputang, liya kagkwarta anak niya. Katong kwarta na tuog rato dito unya kay kinanglan siya kwarta karon napugos siya baligya ang katong seller napugos og baligya so na force siya nga mabaligya butang na dato from his perspective siya awa di at a loss kay gipaulian ra man ako actually loss gyapon ka loss opportunity kay pila gud to ka years nga imong gidadadahan or unsa niya imo rang gipaulian so pilay value ato ibutang niya kwarta worth og 6 million ka pinya, gibaligya niya, ang value on taron, 12.7, pero tungod kay pandemic lagi, nagsigi siya pamugos, gibaligya lagi, so, syempre, kisa may diganahan na ng opportunity, so, gigrab, sadsa, katong, nyangyo na kung ipahimuan, lagi agreement, kaya mga nangutana ko niya, kapilam, dahil imong kuya, kuyawa niya, so,
bisa ka ko bisa offeran ko to ninduta to lima ka worth of 12.7 ya bago balik gyara pa uli and rag 6 million so mo na nga manginana ba nga situation so mo na may tabo basta nga na kay long term asset or not na kay fixed asset real estate or unsa niya paguman need na ka kay kwarta unya kay wa man kay emergency fund okay cash okay kasi to bagay savings okay liquid financial assets nga liquidate dayon tabo na focus yung balik gyara sa mga assets nimo at a sale. So mo ni disadvantage kasi di nimo maayo pag-manage ang imong risk. Okay? Basig na mo ikadungag mga lodi. Kansad, katay mong gingon nga value kani na loss siya gigikan from 12 to kuan. Ang term sa dana it's ang Japan economic value sa kuan mo na loss niya. Liman kagkatong nimong 12 niya yang ibaligya lang for the par or the same amount the same nominal amount sayang pagkuha pagpalit oh ulian ra lang paulian pero ang kwan man na mom na ang cost of inflation nga if I'm going to buy karon with this amount with tantaron 10 pesos mo na akong mapalit kay inig sunod tuig ang 10 pesos or sunod tuig pila na ka years ang 10 pesos nga kung gipalit karon mas lesser naman ang goods nga ako mapalit in a few years from now. So, mo to, yung na-loss at sa katong mong gi-describe nga, ako lang kanan gamay, gipunan o gamay nga description para unsay mga loss nga iyang naigo based on the inflation. Mm-hmm. Mm-hmm. So, sakto, kanang inflation plus opportunity cost pag yun, nga pwede unta niya nga ma katong nga kwarta imbes ni earn unta to wa nun niya na invest og lain para ma earn kay gipaulian ra man niya so in reality alcanzigis ya kay napugos bisig baligya at a loss. Okay, sakto sa igi go investing on the go wala kay gadungag ako ni stop share ha? Or na kay gadungag nindot ni siya nga marag alternative pyramiding scheme. Pyramiding scheme for personal emergency fund. Di ba naman ito yung nag-pyramid mo last week na ba ito? Na ba ito yung pyramid last week? Saan pyramid? Wala pyramid. Last week, wala. Hilig di atag mga pyramid nga, schemes. Nga issue? Hilig nga. Hilig nga. Illustration ba? Illustration. Mga smile-smile dito. Smile-smile. As my smile, rata ka itong daghang sipiat ba? Sa computer. Wrong computation. Yes. Oy. Ano niya? Magmaskara may. Ano sa may atong kwan? Ubo. Na PCR test na na PCR test. Ay, sabah. Diha kay. Makuhan to diri. Makuha na there is balay. Mga account. Sa pangalan na, quarantine. Mag-quarantine. Tsaka nga, barangay karang. Ay, saba di halang. Masa to. Bitaw ka na, bitaw ang kuan ba? Kanibang, kanang, sa mga ordinary, kanabang date ka ng working class ba? Ordinary layman. Lisod ka ng quarantine, eh? Kaya nabitang makuan taong ka, maigo taong ka o COVID, kaya saan nga ni mo nga ma-isolate kag 14 days niya, paghuman ana. No, niya sila, libre ko ng mga test niya. Tagaarag kag bugas, tagaarag dilata niya. Imong pamilya. Muna yung mga wa na address bitaw nga kuan, tagaarag kag bugas niya imong pamilya. Okay, rag nakasbalay kaya gi-isolate niya. Bato kasi kuan, isolation center. Pamilya ni mo na, saan na ni mo. So, wa lisod gyud kayo. Lisod kayo og kanabitang makuhan ka. Ma nya kanabitang day-to-day earnings lang imong gisaligan. For example, risika driver or nana ba? Isang kahig isang tuka ba na. So, lisod kayo nga. Sakto. Risika driver ng adlaw ha. Wa gyud kay mabilin gyud. So, ang address mo gud sa gobyerno karon, kana ra mong kung imo ba ikaw? Libre ka, libre testing, libre tambal. Individual. Kuhan. Individual niya ang imong pamilya dito. Wa to ila, di ba? So mo na imong isolate mong tanan. Aka na, isolate mong tanan.
I don't know, depende sa local government ha, kaya may local government nga muhatag gyud og ayuda sa tibuok pamilya gyud. Tumo na nga health is wealth karang panahon na nakuan gyud sa partners risk management kay na na true gyud ang nahatag gyud nihatagan gyud tourism ang saying nga health is wealth. Kadto na kanang kuan kanang mga prepper. The pepper. Prepper. Prepare ba? Prepare? Kanang mo sitawan ni nila. Tanong definition. Kanang ang isagol sa asin? Pepper? Sorry. PR. Preparation. Prepper. Ah, mga kwan. Survival. Survivalism. Survival preparations. Ano? Naman niya. Unsa may na. Murag yung ilaha is inahang lifestyle na. Murag kuan na yun. Kanang always preparing for emergency, no? Kasi karon nga generation murag na pwede sad nga na trauma nga murag instead of just preparing for emergency fund murag kuan nila murag survivalism na nila preparing for zombie attack mo man sa millennial lo zombie apocalypse nginana mo man eh pinaka dool siguro na to nga murag ma apocalypse jud ta mas sipir lang no. Inig injection mahimo tang zombie. Sinovac, allegedly Sinovac. So what kan din non kanang kan din sa mga millennial lang mga preppers mga kana bang magandam-andam og mga kuan kana mga okay murag mo mahog man siya nga risk kurag instead of just risk management murag imong risk management nahimo nang lifestyle. Oh, may isod ba yan ang akoan? Kaya prepper ba? Survival diba katong, kits ba? Nang hoard o katong stay pang hoard sa US. Nang hoard o tissue paper. Sa panang shortage. To alleviate shortage of goods and services. Like katong na short of alcohol. Isa pa itong mga isa pa itong na short katong early stage. Like March, April. Christmas. Na short of Christmas. Na short. So kana pwede sana siya nga if you want to go kana nga direction posible sana nimo nga appeal sa imong kuan betaw kuan from risk management to lifestyle risk so lifestyle emergency management kuan lifestyle no kana mga survival kits indo sa naay kay wa biya ta gibaw labi na kay disaster prone country ta so ta gibaw no magpundo og may sanang i-appeal sa kuan kanang usoy panganan ning okay, it takes money mapod, di ba? Instead of kuan, ay imong instead of cash, although na kay cash, but magkuan sa gagu kanang mag di sa yung mag hoard, but you will stock kanang enough goods. Yeah, imo man tong tanaw no kanang sa expiry ato, nya imo sa ilisan nimo pirme ba ilisan. Tingian nimo wholesale nimo. Konsumo. Prepare for individuality. But duda ko murag na kay bomb shelter di anon? Sa imo. Imo ang balay na kay bomb shelter. Pa. Katong taon tanan dilata nga to, tanang brand. Oh, wala arta na nay, survive ning bisag 3 years lagi. Oy, problema. Oy, gasgawas. Oy, gasgawas. In the event of a nuclear attack, 25 years good. Pero mapurga ka kay puro dilata imong ikaon. Aw man kuan ka mag nakay kuan greenhouse. Nay mga tao ana sa US nga inaan na gyud. Nga kanang mga kuan kay ba? Grabe na kay utok ba? Although dili sila in fairness dili jud sila ingon nga disaster prone. No, man-made may lang disaster most likely. Pero kita jud mo pinaka mas disaster prone hinuon ta. Kita na hinoy yung medyo relax ra kaya. Complacent kaya. YOLO. Yeah. Mas YOLO ta. Sige na YOLO, sige na YOLO nun. You only ligo once. YOLO de Japan. Murag na, duda ko ning Berno na ni si bomb shelter di si Elam si ang kwan. Pwede mo survive ba sa nuclear winter. Kuan na mahog mo sa nag savings ni mo nga strategy di ba if di ba na siguro kay kuan niya kanang sitawan ni solar panel di ba
to save from electricity or in case of blackouts or brownouts of grid. Of grid. Na makay na din na makay so master's farm. Labi na ito, solar dere. Butang ito, wind. Labi na ito, mga areas bitang disaster prone, kaya let's say Leyte or summer. Kaya importante kaya na inculcate bitaw. But may actually, may nang imong kita. Part bitaw sa risk. Ang Cebu City, nagay po yung risk, pero di yun parehas na regional summer area nga. Regional. Kuan, ang to the Bohol side, na'y fault. To the Pikasay na to. Doon rin yata sa... Okay, no? Ako dari si Serge po, no? Doon rin sa Kanlaon. Okay, no? Marag... Pero di man kaabot. Di man kaabot ang asphalt. Pero wataki pa ako nga sa Joy Kuan. Basta within proximity, dito nga ma-affected. Yeah, puta. If mo... Pero ka na ba? Buto. Huwag kayo nag-i-kuan, no? Huwag kayo gi-appeal sa atong, kuan, no? Sa atong curriculum, sa eskwilahan. Kaya nga risk bitaw, nga management. Kaya bitaw ang kuan, dapat i-prepare. Manggawas na ta. Mga bata ba? O, oh, yun na lagi mga earthquake drills, mga kuan. Pero huwag yun siya. Ba, mainstay. Hindi ito, wala tayo prepper. Prepper mindset. Nga. Ah, wala. So, i-subject na siya nun. Disaster preparedness. Oh, okay. Kita mo, Jimas, prone dito sa US nga. Kita mo, Hinoy, chill lang, chill. Hmm. Wait, by the way, nanabi yung mga course, ano ha? Kanang, in fact, sa maham karon nung itulungan na ba? Monik course na, kanang environmental planning and disaster risk management. Oh, nanabi mo na yung bag-oron. Sa mga NGOs, saan mo na yung mga sikat-sikat nga research interest areas? Kanang disaster preparedness. So gusto kag kanang mga research nga kanabitang mga sana kanang min kanabitang mo sikat-sikat nga pagkuha kag funding dayon. Nya mo say usa sa atong timing kay may usa sa atong kuan sa Seed4Com kaning address ba climate change. Pag ano ta? Kanang sir, any last word? Putol-putol ka ba? Pero okay ra. Usa to mga last word. Wala man si Ziggy. Oh, last word lang. Last word. Okay, last word. Sa tanang taga-Paminaw, taga-tanaw sa atuang certain bayan live, salamat kayong dako. And sa sunod na sad na atong activity ato dito ipadayon ang risk management for next activity na to. And kato dagantag na tackle ng mga information and sa individual perspective na to from Iggy to Ziggy to Sergi poro na G. I hope na personally nga whatever inputs nga mong nahatag you can apply it or implement it sa inyong individual personal finance, labi na sa household money management ninyo. So, see you next week. And kamo na say closing na sa inyo. Okay, na para ba to? Tatong imo ha po, sige. Sa mga taga-Paminaw, ako si Ziggy, si Serge, si Iggy. Bo Ziggy, ikaw saan? Si Iggy. Last words. Ngayon si Serge and Carlos, ngayon sa class sa CIT, CIT. Ngayon sa CIT, naman ito'y quote sa classroom. Naman ito'y quote sa kanang classroom ba nga? So, ngayon, atong hinaguan, atong ampingan, atong last words sa emergency or sa risk. Unsan to? Atong hinaguan, atong inampingan? Atong inampingan. Ano na sa classroom na bintal? Confirm na ni Ziggy. Sige. Kasi diyante kay, hindi man si Kuno sila nagago, anak.
na ni close na siya una. Wala tingog, Serge. Marag, ano, wala na, problema. Na problema ito, internet. Sige, sige. Ika, okay, so, sige. Putol naman ito, internet. Okay, ako na closing. Salamat sa pagpaminaw. Onya, hope to see you next Saturday sa atong programa gyapon sa Certain Bayan. Atong hisgutan ang padayon nuna to, hisgut ang risk management, especially kalabot sa disability o sa kaning in case of death. Padayon nun tana o siguro sa next Saturday sa poon, hisgutan ang mga insurance issues kalabot sa datong issue nga gi-raise ni Vernon kalabot sa katong insurance agent as financial planners etc. So dagat as patag isgutanan babaylin ta sa risk. So ininayon lang ta ni isgut para di ta mahutdag topic ba. Okay? So salamat sa pagpaminaw og maing gabi sa tanan. See you next Saturday. Maing gabi.